Good morning mga prooms. Today is August 19, 2020. Siyempre nasa gitna pa rin tayo ng laban sa global pandemic shit na COVID-19. May good news ngayon. In-announce na ng government na no need na or hindi na kailangan ng motorcycle barrier kapag angkas. Yun eh, kapag ka same lang kayo ng tahanan or address na inuuyan. So, hindi nyo na kailangan na gumamit ng barrier. Naputangin ng barrier na yan, parang wala naman talagang tulong. Pero ina-advise nila doon na kailangan yung driver at yung angkas is nakasuot pa rin ng face mask. Yun naman talaga, ganun naman talaga dapat. Hindi naman talaga kailangan yung barrier na yan kung tutuusin. So yung iisipin mo bakit nga pa magbabarrier kung naka-helmet ka? Tapos, for example, nakabalaklaba ka sa loob. Tapos yung kaya pang mag-face mask. Bakit pa kailangan ng barrier? Ang masaklap lang dun, yung makakakabili lang ng barrier. magkano pa naman ang presyo nun? Di rin biro, may mga umaabot din ng 500. Depende sa klase ng pagkakaano. Napagas muna tayo. Tayong gasolina. Yun. Suabe. Good lang sa akin. Oo, salamat. Yun nga. Balik tayo dun sa sa presyo. Hindi nga biro yun kasi may mga barrier na na umabot yung presyo ng 500. Pucha, yung 500 ngayon, hindi mo naman yan mapapulot kung maglakad ka dyan maghapon. Kapagtrabahuan mo talaga yung 500, di ba? Kasi ngayon na na pwede na. Siyempre, hindi mo naman marerefund yun. Kanino mo marerefund yun? Diba? Hindi mo rin marereimburse yun. Unless na lang, sinagot ng kumpanya mo, pwede mo marereimburse yun. Salamat! Diba? So yun, para sa akin, di makatarungan. Pero wala na eh, wala na tayong magagawa eh. Kung kahit ako, kung nakabili ako, ano magagawa ko? Pero thankful na lang din tayo na wala na yung ganong klaseng nila. Hindi mo na kailangan gumamit ng ganong device para makapag para makapag motor or para makapag angkas. Yan, so napapansin ko ngayon may mga taxi na ay syempre GCQ na nga, laking kaaluwanan na rin yan para dun sa mga natin kababayan natin na araw-araw nagko-commute or may mga emergency na pupuntahan, di ba? Ayun o. So, puta, diputa kasi talaga tong global trangkaso na to eh. Ang cute ng jeep o. Liit lang. Ang cute. Oh. Hehehe.
Parang Teletubbies eh. Gamit tayo ng ipinagbabawal na technique kung medyo matagal pa tong stoplight. Parang mga 30 seconds na lang. Ayun. Huwag na rin tayong gumamit. Hindi ako masyado mapagsalita ngayon kasi sakit ng ulo ko. O yun, parang isa lang yata yung nakita ko na kanina na may angkas na wala ng barrier. Di natin alam kung mamaya, mag-observe pa tayo mamaya kung anong lagay. Gastos na nakamotor, no? Pag-gasolina ka. Bayad ka ng parking. One eternity later. So, what's up mga brooms? Natapos na naman ang isang araw ng ating paghahanap buhay. O trabaho. Tayo'y pauwi na. Ating mga mahal sa buhay. So yun, kanina yung topic natin is about dun sa barrier na hindi nga naman mura. Kailangan mo pang gastusan. Yun. So yan, ulitin ko yung example ko kanina. Halimbawa, eto nung pinupunto ko dito, yung ini-implement pa yung yung barrier. Kasi, nung mga nakaraan, kailangan mo mag-barrier kahit ang kasama mo is lagi mong kasama sa bahay or kahit asawa mo pa. Kailangan nyo pa rin mag-barrier. So yung barrier, pwede ka mag-DIY, pwede ka din bumili. Pag bumili ka kasi nun, nasa maabot ng 500 or mas mahal pa. For example, nung ito yung mga barrier days pa, yung kailangan mo pa ng barrier para makapag-angkas ka. Kung halimbawa lang, dalawa kayo ng asawa mo, nagtatrabaho kayo sa BGC. Tapos nakatira kayo sa sabihin nating sa San Mateo Rizal, malayo, 'di ba? Ang way of transportation nyo is 'yun nga, yung motorsiklo. Kahit pa kayo sa budget. Kailangan nyo pang paglaanan ng budget yung barrier or kailangan yung mag-improvise. Pag nag-improvise ka naman, meron kasi ako napanood sa TV yung checkpoint ng mga HPG. Meron silang sinasabi or sinisita doon, inuhuli or tinitikitan na sinasabi nilang substandard, which is mahirap i-distinguish kasi wala naman silang nilabas na tamang sukat o tamang pagka-install. Diba? Meron silang mga sinishare sa social media na tawag dito mga prototype. Yun yung mga barrier na tawag dito. Meron mga bracket. Kagaya nito, ito papakita ko. Yan. Oh. Mukhang okay siya. Although di pa ako nakakita ng ganyan sa personal eh. Mukhang okay siya sa ganyang klase ng motorsiklo. Pero
aminin naman natin, hindi naman lahat ng motorsiklo ganyan ang itsura, di ba? Kumbaga hindi siya applicable sa ano, sa lahat ng class, lahat ng klase ng motorsiklo. Kasi iba-iba naman ang itsura. Kaya mahirap talaga yung gusto nilang ano, ipa yung mandatory na ano, na barrier dati sa mga may gusto or may balak or kailangan magano, mag-angkas. Kaya sobrang ano, sobrang hirap din magano mag-decide kung gagawa ka, bibili ka or what. Pero kasi labo talaga nun. Kaya nga nung sabi ko kanina, kung naka-helmet ka, tapos naka-balaklaba ka, tapos naka-face mask ka pa, eh lahat nung ano, nung barrier na sinasabi nila na yun, doon pa lang sa helmet, face mask at balaklaba, eh wala na, wala nang ano yung barrier na yun. Kumbaga talong-talo na siya, hindi na talaga kailangan. 'Di ba? Hindi ko alam bakit talaga nila naisipan yun. Siguro nahiya na lang siguro silang bawiin. Kasi nga 'di ba, parang nasabi na dapat ito, gawin niyo 'to kung gusto niyo mag-angkas. Nahiya na lang siguro silang bawiin yun. And ngayon nga na nag-GCQ na, awa ng Diyos, binawi na nila. Maganda naman yun, yung balita na yun. Kasi syempre, yun nga, kinikwento ko sa inyo kanina pa, hindi matuloy-tuloy. Kung malayo kayo ng bahay at mode of transportation nyo, for example lang, yung San Mateo to BGC, talagang convenient na sa inyo na pwede na kayo mag-angkas ng walang barrier-barrier na yan. Para sa akin, wala akong sinisisi. Kasi, wala rin naman akong wala rin naman akong naiambag dito sa, sa paglaban dito sa epidemyang to. Bukod dun sa pagsunod sa mga nila, sa mga protocol nila. Like yung nung ECQ, hindi talaga lalabas ng bahay pag hindi importante yung importanteng gagawin sa labas. Yun lang siguro yung yung naiambag ko, kaya hindi ako nagrereklamo. And hindi ko rin pinush yung yung barrier na yun, kasi unang-una wala naman akong tawag dito, obligation na iangkas araw-araw. Solo ko naman tong motor. Kasi single pa nga tayo, pero engaged na. So yun, ngayon wala tayong masyadong nakita na magkaangkas, na walang barrier. Parang isa pa lang yata kanina umaga, ang papasok tayo sa opisina, may nakita ako. Pero sa ngayon wala. May mga nakita ako na magkaangkas na may barrier pa. Marami. Meron din ako nakita ng mga kapwa natin rider na may dalang barrier kahit walang angkas. Siguro naninigurado sila or hindi nila alam yung balita. Ito, gaya na ito. Ayun, may barrier pa rin sila itong NMAX na to. Naka Evo helmet. Naka barrier pa din sila. Siyempre, iwas na rin yan. Iwas abala. Kung questionin pa yan sa checkpoint o di ba? Naninigurado na lang sila. Which is maganda. Wala namang masama eh. Kung hindi naman sila, hindi naman nakahassle sa kanila yung barrier, why not? Pero ako, personally, hindi. Never kung yun yan. Never akong gagamit yan. Siyete, butas. Signal tayo, signal. Sakto ba? Uy, mukhang pinapago. Pinapago ba? Pinapago nga yata. Ayos. So, yun. Mini vlog lang natin.
First day ng GCQ. Sa wakas, wala na rin yung barrier na yan. Ang pinagtatalunan nating barrier na yan, yung kinainisan nating barrier na yan, wala na siya. Pasalamat na lang tayo. Huwag na tayo ding mang-away. Lahat naman tayo may ano eh, may kanya-kanyang opinion, tsaka tawag dito, binayayaan tayo ng ating creator ng desisyon. Binigyan na tayo ng desisyon. Yan ang pinakamagandang regalo niya sa atin, mga tao. Yung meron tayong sariling desisyon. Ito yung kagaya ng mga hayop na pag pinanganak sila, yun na, naka-embed na yung gagawin nila, ganito, ganyan. Tayo, may choice tayo kung anong gusto natin gawin sa buhay. Be thankful kung ano meron tayo ngayon. Mangarap tayo na mataas. Huwag tayo maniwala sa sasabihin ng iba na hindi natin kaya. Kaya natin to. Ano yun eh? Law of attraction. Kung anong gusto mo, yun yung mapupunta sa'yo. Sipag at syaga lang. O, ito pa rin si promotor, no? Nagsabing, be safe, ride safe, enjoy. At magmotor ka. Ciao, ciao! Wait lang, barrier to ah. O, diba? Naka-barrier.